Alright, what's up mga kabaro? Magandang gabi. So, this is a very quick video, no? So, this is for those who are new here in Canada at sa mga gustong matutong mag-drive, no? So, unang-una, ano nga bang gagawin mo pagdating mo dito sa Canada kung ikaw ay di marunong mag-drive at nais mong matuto? Or, kahit ikaw ay well experienced na driver sa Pilipinas pero need mo pa rin kumuha ng license dito sa Canada. So, unang-una, if this is your first time in my video, please do like, subscribe, and share para din po tayo makatulong sa iba. So, let's jump into our main discussion. Kung first time mo dito sa Canada at gusto mo matuto mag-drive, unang-una ang gagawin mo para magkaroon ka ng license, no? Unang-una, magte-take ka muna ng written exam sa mismong AutoPac licensing insurance ng Canada. So, ang gagawin mo para mag-ready ka dyan sa written exam na yan ay mag-review ka online. So, may ipapakita ako sa inyong short video kung paano mag-review online at mayroon doon mga driving quizzes or practice exam na kung saan ay pwede nyong practicean at ito ay lalabas din mismo pagdating ng written exam ninyo mismo, no? In actual date. So, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ninyo. Pero before that, ay bibigyan ko muna kayo ng idea, no, kung paano nga ba ang gagawin ninyo para may secured or may provide itong driver's license na ito. Kung first time mo dito sa Canada, ay kailangan mo muna mag-written exam, no? And after written exam, dahil first time mo nga, you need to wait 9 months muna bago ka makapag-road test or makapag-actual test sa driving, no, para makakuha ka ng full-time license, no. So yun, if you are a full license in the Philippines at may dala kang license, no, that license is valid only for 3 months here in Canada. Ibig sabihin ay pwede mo siyang magamit for temporary, no, but only for 3 months if I'm not mistaken. So after that ay kailangan mo ring kumuha ng written exam, and then after nang may pasa mo yung written exam, ikaw ngayon ay pwede na mag-take ng full license in just a week lang, no, after mo maipasa yung exam, depende sa availability ng schedule mo sa actual road test. Unlike sa pag first time mo, you need to wait talaga ng 9 months muna bago ka makapag road test. So yun guys, ganyan yung sistema sa pagkuha ng driver's license dito, no. So yun nga, sa mga nagtatanong, paano o saan kayo kukuha ng reviewer para maipasa itong written exam? So, mayroon sa mismong AutoPac, may mabibili kayong handbook doon na kung pwede, na kung saan pwede nyo siyang basahin at i-review ninyo na nandun lahat ng mga lalabas sa exam tulad ng mga road signs, situational na yan, ay nandun lahat. Pero kung ayaw nyo naman bumili at gumastos, ay meron din po tayo sa online. So, ganito po ang pag punta sa online ng AutoPac para mag-practice kayo ng driving quizzes, no? So, panoorin naman po ninyo ang video at malaking tulong ito para sa inyong mga kukuha ng license, no? So, unang-una ay i-type in lamang ninyo yung Manitoba Insurance, no? So, after nyo i-type in yung Manitoba Insurance sa search bar, ay i-click lamang natin po itong Manitoba Public Insurance. Dahil yan po yung lalabas. Tapos, dadalhin kayo dyan sa dashboard na yan. So, scroll down lang ninyo at pumunta kayo dito sa tools, no. Hanapin ninyo yung driving quiz. So, click ninyo yun. So, dadalhin kayo dyan, driving quizzes. Tapos, scroll down naman ninyo at makikita ninyo itong what license class would you like to be tested on. So, i-click ninyo itong arrow down. So, may pagpipilian kayo dyan. So, i-click ninyo itong class 5 passenger vehicle, no? So, ayan. Tapos, scroll down lang ninyo. So, pwede kayong mag-review dito sa driver's handbook, no? Ayan, i-click lamang ninyo yan. So, lahat ng makikita nyo dyan ay pwede nyo i-click yan isa-isa. So, may lalabas dyan, basic class 5 license requirements. So, pwede nyo i-click yan lahat, no? Ganyan. Yung mga road signs at ibang mga questions nandyan, no? So,
Kung gusto naman niyo mag-review, ay pumunta, bumalik lamang kayo dun sa dito sa driving quizzes, no? Dito sa how many questions would you like on your quiz? So, mamimili kayo kung ilang questions ang gusto nyo. Let's say 15. So, i-click lamang ninyo yung click here to start your quiz. So, tulad nyan, ayun yung mga sample ng exam sa written exam, no? Sa licensing. So, let's try this one. When towing a trailer large enough to obstruct your inside rear view mirror, you are required to have. So, ayan yung mga answer dyan. I-click lamang ninyo dyan kung saan yung gusto nyo answer. So, medyo limot ko na to. Sa bagay, sample lang naman to eh. So, let's say ito yung answer nyo. Pag na-click nyo yan, so, pwede kayo mag submit answer. No? Tingnan natin. So, mali yung napili kong answer, no? Ayan, lalabas naman kung anong tamang answer dyan. So, kaya malalaman ninyo kung anong answer at yan yung lalabas sa exam ninyo pagdating sa ano. So, after nyan, pwede kayo mag-next question para may lalabas na panibagong question na naman. So, when driving on a four-lane divided highway, which of this statement is true? White lane separates line traffic. So, hulaan ko na lang, no, para madali. Okay, so ayan. So, submit answer. Ayan. So, tama yung answer natin. So, next question ulit kayo, no? Hanggang sa matapos yung 15. So, yan yung driving quiz usually na lumalabas sa exam. Kung gusto nyo naman, ay may nabibiling handbook sa Autopac Insurance mismo dyan sa may Autopac, no? Agent dito sa Nipawa. Pwede kayong bumili dyan. Nasa $7 lang yata. Or pwede kayong mag-direct mismo dito sa online or sa phone lang ninyo. At ganun lang ang gagawin ninyo, no? So, if you think na ready na kayo mag-exam, mag-schedule na kayo dun sa Autopac at silang mamimili ng schedule kung pwede sa inyo at kung applicable, kung available sa inyo, pwede nyo go or pwede kayo magpa-reschedule, no? So, yun guys. Ganyan lamang kadali ang pag-review sa online. So, good luck sa inyo at hopefully may pasan nyo ko agad. Salamat. So yun guys, ganyan lamang po kadali ang pagkuha ng driver's license dito sa Canada. And hopefully ay nakatulong sa inyo ang video to at sana ay nagustuhan nyo. So don't forget to like and share this video to others para po sa mga baguhan na gustong magkaroon ng driver's license dito sa Canada. Maraming salamat at thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.